ang pamumuhay ng aming mga ninuno dito noon ay nakasalalay sa likas ng yaman sa paligid. Ang aming karaniwang mga katutubong pagkain na itinuturing na pagkain para sa mga mahihirap ay hindi pinapansin sa kasalukuyang panahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming payak na panlasa ay siyang-siya sa lasa ng likas na sarap na pagkaing mga sangkap sa paligid mula sa inang kalikasan. Natutuhan namin ang sining ng pagluluto na ito mula sa aming mga ninuno. Ang iba't ibang uri ng mga ligaw na gulay, mga pananim na ugat, mga ligaw na hayop, ang mga gamit nito, ang mga pagkukunan, at ang paghahanda. Hanggang sa kasalukuyang mga panahong, ang paghahanda ng mga pagkain mula sa paligid ay isang paraan o kasagutan upang maibsan ang gutom ng ilang mga pamilya dito sa bundok Isarog. Totoo, ang paghahanap ng pagkain at pangangaso ay nangangahulugang pagsisikap, nakakapagod, at kung minsan kailangan ang maraming mga kamay. Isa ito sa dahilan kung bakit ang lutuing bundok ay hindi pinapansin. Mababa sa pagtingin at mula sa lungsod ay walang nagkakagusto sa makalumang sining ng simpleng pagluluto kung ihahambing sa mga instant na nakakahon, nakayelong karne mula sa mga malalaki at makabagong manukan o mga baboyan. Ang nasabing makabagong mga sangkap na pangnegosyo ay tinataguyod ng mga industriya at ng mga mamimili. Lalo na ang mga tanyag ng mga fast food shop. Ang karaniwang pagkain ng mga ninuno dito sa bundok Isarog ay iba-iba at batay din sa panahon ng taon at ang kanilang dako sa kagubatan. Karaniwan dito sa amin, sinimula ng mga lalaking agta ang araw sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang bukirin. Sa kaligitnaan ng umaga, sanay sila noong umiinom ng linagang daw ng sambong, pandan, at iba pa, at kung ano mang natitira mula sa hapunan ng nakaraang gabi. Mula sa bukirin, sila ay umuwi pa ng mga gulay o anumang makakain tulad ng mga ligaw na kabute o anumang nahuling isda o hayop. Ito ay inihahanda para sa hapunan na nasa kadalasan ay kanin o pananim na ugat, gulay o inihaw na isda. Ang pagkain ay inihahanda na may pangkaraniwan at makalumang kagamitan. Pampalasang karaniwan ay gamit ang iba-ibang uri ng mga dahon o bungang nasa kapaligiran. Ang mga uri ng gulay na magagamit para sa pagluluto ay nakasalalay sa pook at panahon. Ang mga naninirahan malapit sa ilog ay sagana sa mga ligaw na pako, kabote, at bungang kahoy. Ang mga gulay ay masagana sa panahon ng tag-ulan, kabilang ang mga pako at kabote, ang mga bungang saging, papaya, at iba pang bungang kahoy ay masagana din kapag walang pag-ibig. Kapag malayo ang batis o bukal,
alam namin ang maaaring pagkukunan ng tubig inumin sa kagubatan, gaya nitong baging o iba pang halamang gubat. Tiwala si Pai Efren na kung ano ang kainin ng mga ibon ay ligtas din kainin natin. Noong unang panahon, lahat kami dito sa bundok Isarog ay sanay kung paano gumawa ng apoy. Dahil sa araw-araw na pangangailangan, buhat sa matigas at tuyo-tuyong kawayan o kahoy, kinakailangan itong kiskisin ng kiskisin ng tuloy-tuloy hanggang umusok at umpisang liliyab ang apoy. Ang tawag namin dito ay bag-id. Thank you.
tanging linaga, pag-iihaw at may gata ang kinasanayan naming pagluluto ng gulay man, isda o karne. Sagana itong bundok, lalo na sa tag-ulan ng mga talbos ng katutubong ligaw na raspberry, tabog, alibagta at mga marami pang iba. Pagkain namin noon, gaya ng mga gulay, isda, unahuling hayop, ay bigay ng kagubatan. Gayon din, ito ay linuluto din namin noon gamit ang kawayan, bao o iba't ibang uri ng dahon. Ang bigas na tira sa huling ani ay siyang pagkain sa panahong ito. Subalit, hindi ito sapat sa ilang buong tag-ulan, kaya ang karaniwan ay mga halamang ugat ang laging pagkain. Sa kwento ng aming mga giloy at gilay, noon daw, dito sa aming pook ay masagana pa ang mga ligaw na hayop gaya ng baboy ramo o mga usa. Masagana daw ang pagkain ng mga agta kasi napakasinop nilang mga aso. Iyo ulin kakain ng mga agta. Masira mo na maray. Na! Latuin ng loa. Paglingawan na mag-subscribe kan sa moyang YouTube channel. Salamat po. Maraming hapon. Paano nga ba at ano-anong ginagawa naming mga agta sa pamamagitan kung paano po mamuhay sa kagubatan? At yan po ang aabangan natin sa susunod na kabanata.